mga kapwa botante, mga kapwa Pilipino. Welcome to Proyekto Pilipino. Ngayong episode, maganda yung ating usapan. Ano? Kasi sunod-sunod yan, di ba? Na pinag-usapan natin ang surveys, tapos ang pinag-usapan natin ang advertising. Ngayon naman, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang pinakamahalagang aspeto ng electoral process. Ano ba ang role ng media sa proseso ng eleksyon? Ano? So, kumbaga sabihin natin, napaka-importante, napaka-hot topic, lalo na during this campaign period. Of course, to give us the background, to give us an introduction to this, is our explainer, Manolo Quezon. Thanks, Father. Well, so, sa ping media, kailangan tayo umatras. Babalik tayo sa unang panahon kung saan sa pananaw ng mga, kunyari mga Pranses o mga taga-Europa, may tatlong uri o bahagi ng tao sa kanilang lipunan. Ang mga pare o kaparihan, ang mga nobility o may mga titulo, at ang mga, tawagin na lang natin mga burgis, ang mga taong may kaya ngunit walang titulo, hindi bahagi ng mga organisasyon ng simbahan, ngunit merong konting kakayahan. Sila ang pinapakinggan, sila ang may upuan sa tinatawag na estates general or batasan ng Pransya ng panahon na yon sa ilalim ng isang hari. Ngayon, dumating ang Rebolusyong Pranses at nabura ang tatlong bahagi na yon dahil pumasok ang kaisipan na dapat may kapatiran sa lipunan. Ngayon, habang ganun ang nangyari, sa mga iba't ibang mga bansa, meron pa rin paghahati ng mga may kaya, may kapangyarihan at ang mga taong wala. At dito pumapasok ang isang taong pangalan niya Edmund Burke, taga England. At sinabi niya kung merong dating tatlong bahagi or three estates sa lipunan, merong ngayong fourth estate o pang-apat na bahagi ng lipunan. Sino ito? Ang media, ang mga periodista, ang mga pinayagan ng Parliament ng England sa taong 1787 na umupo sa gallery para panoorin at i-report ang gawain ng mga may poder, nasa poder. At mula noon, pumasok na ang pananaw na hanggang ngayon na bahagi ng isang malayang lipunan ang media bilang tagabantay, tagabalita, tagapaliwanag. Sa atin naman, makikita natin ang kahalagaan ng media dahil noong 1972, September 23rd, nung in-impose ang martial law, ang isa sa mga unang ginawa ng pamahalaan ni Pangulong Marcos ay isinara niya ang media. Radio, TV, periodiko, lahat sinara at isinalalim sa batas militar. Sa atin naman ngayon, sa kasalukuyan, kung Pulse Asia ang tatanungin dahil sila naman ay gumawa ng pag-aaral dito, lampas 90% ng ating mga kababayan ay kumukuha ng kanilang balita mula sa telebisyon. Halos kalahati nito, radio, at mas maliit ng konti, internet. So number one sa atin ang telebisyon bilang source ng information tungkol sa ating pamahalaan at politika. Ngunit, paano naman natin ginagamit ang balita na natatanggap o hinahanap natin? Sinishare natin ito sa social media. 47% sa atin, ayon sa Reuters, ay nagsishare ng ating natatanggap na balita sa pamamagitan ng messaging or kaya email. Pinapadala natin through Facebook. Hinahanap natin sa YouTube. Pinapadala natin through Messenger. Pinag-uusapan natin sa Twitter. Meron pa rin sa Instagram and lately sa TikTok na rin. Bahagi na rin dito ang news. Ngunit, pagdating sa pag-share natin at halos lahat tayo nagsishare ng mga napupulot natin online sa ating mga family members, number one, tapos sa mga friends natin, tapos halos hindi natin masyadong gustong gawin ito sa mga katrabaho natin o yung mga pareho mga interest natin. Baka para hindi tayo husgahan. Who knows? But, the fact is, interesting, sa panahon ng eleksyon, hindi tayo mahilig makipag-usap tungkol sa politika sa ating pamilya, matatalik na kaibigan, o kahit mga co-workers.
kahit sa mga taong hindi masyado natin kilala but parehong mga interest na sa atin. Bakit kaya ito? Ayaw ba natin na hinuhusgahan tayo o umiiwas tayo ng gulo? Hindi natin alam, but ang malinaw, meron din tayong trust sa mga balita na hinahanap natin o napupulot natin, but mas mababa ang ating tiwala sa mga balita o news na hindi galing sa mga pinagpupulutan natin ng news. Ngunit, overall, medyo mataas pa rin ang tiwala natin sa news kaysa sa mga neighbors natin sa Southeast Asia. But dito pumapasok ang usapin natin sa araw na ito, Father. Ano ba talaga ang role ng media sa panahon ng halalan? Tagabalita lang ba sila at tagapaliwanag? O bahagi din ba sila ng isang problema? At yun ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Okay, maraming salamat Manolo for that excellent background ano sa ating usapan. Ngayon, napakapalad natin kasi sa episode na ito, meron tayong mga panauhin na sabi nga natin, merong isang behind the camera and merong isa naman on cam, ano? Yung ating behind the camera guest, ano siya? Veteran siya ng CNN. She spent 17 years of her career as a journalist sa CNN, ano? Nagsimula siya sa nagtrabaho siya sa CNN International sa Atlanta for 17 years. Actually no, 20 years na mahigit yung kanyang experience with CNN. 17 years sa Atlanta, 3 years in Hong Kong. At tapos noon, bahagi ng kanyang pangarap ay pumunta sa Pilipinas dali ng CNN at itinayo niya ang CNN noong November 2015, no? Of course, after that nag-retire siya after 5 years pero consultant pa rin siya ngayon. At sa ngayon ay nagtayo siya ng kanyang kumpanya, media consulting company, yung Nine Dots, ano? And she is also an award-winning Emmy award-winning journalist. So welcome, and we wish to thank Armie Jarin-Bennett for joining us this morning. Welcome, Armie. Thank you. Maraming salamat na naimbitahan niyo ako ngayon dito sa inyong programa. It's really an honor para ma-share natin sa inyo kung ano ba talaga ang importansya, kahalagahan ng media, ano bang dapat naming gawin. Dahil ako, I'm very passionate when it comes to the role of media. It is a commitment more than it is a job. Because okay. It's about serving the country. And I think you will agree that equally passionate about media is our on-cam guest. Of course, everybody knows him also. Christian Esguerra, who is the host of After the Fact on ANC. And then he also hosts Facts First sa podcast niya. And for 15 years, and that was the first time I encountered him, he was an Inquirer reporter, no? As a political correspondent prior to joining ABS. And of course, Christian also teaches in UST political reporting and press ethics, no? So welcome, Christian. Magandang araw po sa Father Tito tsaka sa kasama po natin dito, no? Si Manolo, si Carlo, si Leloy, tsaka si Ma'am Armie, actually, this is the first time I met you. But kilala ko po kayo. Doon sa invitation ni Father Tito, sabi niya, baka gusto rin mag-guest na sa Proyekto Pilipino. Sabi ko, sa isip-isip ko, approve without thinking. Kasi napaka-importante nung topic. Very, very passionate po tayo dito sa pag-uusapan. And I hope maging useful po doon sa mga nakikinig tsaka nanonood po. Tsaka ang aming inaasahan after the elections, babalik kayo para pwede tayo mag-usap ng medyo mas maganda. Siyempre. Okay, so let's start the ball rolling. So, of course, with us is our other co-host, Carlo Santiago. Sabi nga sa introduction ni Manolo na yung nakita naman natin yung crucial role ng media, no? Siguro nais namin na siguro sa simula bigay niyo lang yung mga pananaw ninyo, Armie and Christian, ano? Ako talaga, when it comes to the role of media, ang unang-unang kong iniisip, dahil ako talagang producer at heart, it is not, lalo na sa election, ano, it is not what I think about someone or something. It is about the facts of the matter. Importante yung facts kasi hindi dapat hinahaluan ng opinion. What I think doesn't matter. Ang mahalagang ginagawa ng isang periodista, ng isang journalist, is to gather the facts.
i-present ng maayos sa ating audience at bigyan sila ng pagkakataon na isipin ng mabuti kung ano ba ang kahalagahan ng mga facts na ito sa kanilang pang-araw-araw. In the process of presenting, siyempre, nagkakaroon sila ng opinion tungkol sa mga kandidato. Total naman ang pinag-uusapan natin dito is elections. It is up to them. But these facts and figures will help them understand who the candidates are, ano bang mga qualifications nila, ano bang mga background nila, at ano ba ang kakayahan nilang magsilbi sa ating bayan pag na-elect na sila in office. Ako, yun ang pinaka-importante. I always reminded my team, I don't care what you think. I need for you to present the facts and let the people think for themselves in the process. That's my main thought about it. Okay, perfect. So now we will ask the host of After the Fact and Facts First to comment on that. Or not, sorry, to give bigay yung sarili niyang pananaw, ano, ang role ng media at ng journalist sa eleksyon, ano. Okay. Sa akin po ay I fully agree dun sa sinabi po ni Miss Bennett kanina, ni Armie. Okay lang ito, ayun, ano? Armie, please. Armie na lang. Sige. Napaka ano po, respectful ako. Okay, sige. Sa akin kasi galing po ako rin sa School of Journalism na ang idea is very purist when it comes to journalism. So, pero sometimes yung perspective na to, that tends to lead to certain naivete among journalists. Kasi very basic naman ang role natin, especially ngayong kampanya. Una-una to inform. That's very basic. Mm-hmm. And in that process, siguro, we can educate different sectors, not just the people, lahat ng sector dito sa lipunan. And then number three, I suppose, nandun yung element ng positive action. Kasi sa akin po, I strongly believe na gone are the days that we can rely on the so-called free market of ideas concept. Especially in this day and age, na para bang you provide all the information, good and bad, the dirt, the trash, and the good information, and then you let people decide because you inherently believe in the capability of the people to choose to make that correct decision. Kasi meron silang faculty to make those correct decisions. Pero kasi applicable yon nung wala pa yung Facebook, yung YouTube, yung TikTok, wala pa yung big tech companies. Na ngayon ay nagko-control ng mismong marketplace, ng mismong merkado. So, anong nangyari? Na-separate tayo into different stalls, kanya-kanyang tindahan within this same marketplace. At nagkaroon tayo ng kanya-kanyang worldviews. Na ordinarily, dapat produkto ng tamang kaalaman at impormasyon. Ang nangyari, napakalaki ng epekto ng mga platforms na to doon sa nakikita at saka nadidinig natin. Kaya nahati tayo into different stalls or silos at nagkaroon tayo ng kanya-kanyang worldviews at malaking bahagi po nito ay manipulated ng mga big tech companies tsaka ng platforms because of algorithms. So sa akin, ano yung role ng media rito? Mas humirap. Kasi hindi lang tayo pwedeng magsabi na we just want to inform, we just want to educate and prompt positive action. You also have to expose the problem with the market itself. So, kunwari, we cannot just say na sabihin natin, well, ito po yung mga katotohanan, basic information about certain politicians sa tumatakbo. Ako masyado, hindi pa ako fan nung talagang nilalatag lang natin yung by data details, no? Kunwari, candidate 1, ito yung na-achieve niya, candidate 2, hindi. Sa akin, that's very naive kasi dapat nandun yung konteksto na tayo dapat na mas nakakaalam, di ba? So, sinasabi ng iba, eh di ba dapat ano kayo, objective? Ang sagot ko po dyan, opo, objective po kami. Pero not in the sense na dun sa pagkakaintindi nyo. Kasi when you talk about objectivity in media, hindi po natin ito ipinapalit dun sa fairness and tsaka sa balance. Lahat po ng media, miski marami kami pagkakamali, warts and all, meron po kami sunusunod na set of standards. Yun po yung objectivity. For example, sinabi natin, itong kandidato na to magnanakaw at korupto. Pag ordinaryong chismoso lang, talaga chismoso. Ano yan, magnanakaw talaga yan, mukha pa lang, di ba? Yun ang ordinary conclusion nung walang training sa journalism. Pero pag journalist ang kausap mo, teka, paano mong nasabing magnanakaw? Paano mo nasabing korupt? Tapos, tatanungin mo, bakit mo sinasabi yan tungkol sa kandidato? Ano yung motibo mo? So meron po tayong sinusunod na proseso. We verify the information bago tayo mag-conclude
hindi nga natin sinasabi yung magnanako unless meron talagang court decision with finality, di ba? Sinasabi lang natin, akusado ng pagnanakaw. Right. So, pero in that process, we have to be fair. Hindi tayo pwedeng naive, di ba? Kunwari, pinag-usapan na natin iba't ibang mga kandidato. Siguro, tumbukin ko na po, no? Hindi po ito partisanship, pero this is plainly journalism. Bakit may mga kandidato na ibinabato sa kanila issue ng corruption? Kasi factual po yung issue na ibinabato sa kanila at dapat sinasagot nila, di ba? Bakit si Bongbong Marcos tinatanong sa issue ng pagnanakaw? Kasi yung pamilya niya po, base sa Supreme Court decision at saka sa court litigation, meron pong ill-gotten wealth. Ang sinasabi ko lagi, kung si Lenny Robredo, si Manny Pacquiao o si Ping Lacson ang nagkataong anak ng dating diktador at may issue laban sa kanila, yun po itatanong namin. At pag hindi po namin ginawa yun, eh kami po yung balikan nyo. Talagang sabihin nyo po kami ng biased media. Yun po. Magandang sinabi niya. Maganda na sinabi niya yung kanina, yung what media does is it gathers the facts and it presents them, no? And which is when you look at it, iyan ang produkto na binibigay niyo sa publiko. Ako meron ho kasi akong dalawang anak na isang nasa college na nasa grade school na yung habit of reading the newspapers nawala na. Kasi ngayon, pero yung ano ko, yung anak ko lalo na sa college, he still gets information whether from social media or yung mga internet websites ng news outlets. Ngayon, ang lagi kong iniisip is how do I tell my sons and their age group na dapat pa rin natin pakinggan ang media. And ito ang lagi kong inexplain sa kanila kasi merong mekanismo at proseso para ma-check natin yung accuracy at veracity ng reports. Naalala ko kasi meron akong isang kaibigan, veteranong periodista, si Vergel Santos, na nagsusulat siya sa isang pinakamalaking newspaper sa buong mundo, sa New York Times. Pagka tuwing may nilalabas siyang piece, sabi niya sa akin, bago ilabas yung sinusulat niya, napakaraming fact checkers, lahat ng per word, per sentence, dumadaan sa parang ang hirap ilabas, pero by the time na lumabas yan, yung accuracy saka yung veracity nung sinulat niya more or less ay totoo. Sabi nga ni Christian, may nagkakamali. Baka, so ngayon ang gusto ko sana bigyan niyo ng konting explanation sa nakikinig sa atin sa mga news media ho ba. Ano ho yung mga proseso niyo para siguradong tama yung binibigay niyong balita? Okay. Sa CNN kasi sa amin, talagang yan ang ginagawa ng mga journalists, di ba? Yung facts ay hindi pwedeng narinig mo lang sa isang taong, it's consider the source. Yun lagi, di ba? Consider the source. Pag naghahanap tayo ng balita, kaya ang mga reporters natin ay talagang nakikipag-usap sa source ng information kasi hindi pwedeng sabi lang nito na sinabi niyan saan ang galing ang balita. I-verify mo ang balita. At ang pagtatanong ng tama sa iyong ini-interview ang importante. Sinabi ni Christian kanina, no, you have to gather the facts, it's like filling in the blanks. Who, what, where, when, why, and how. And for me, one of the most important aspects is why. Why does it matter to the person who is receiving this information? So, merong talagang madaming proseso yan. Hindi yung parang ginather mo lang yung facts, yun na yun. There are, sa CNN kasi meron kaming tinatawag ng the row. The word the row was based on the fact na nakaupo lang kasi sila sa isang row. Pero sila ang nagiging parang gurus namin, editorial gurus, na pag nakagather ka ng facts, nilagyan mo ng context, dino-double check nila. We always make sure also that the facts that we are reporting will at least have two sources na hindi talagang parehong yung sources na yon ay related. Dapat may two sources ka. You attribute the story. Sasabihin mo sa tao kung saan galing ang balita, sino ang nagsabi, para meron kang authority na i-report ang storya na yon. Hindi mo pwedeng sabihin, like sinabi ni Christian, corrupt ito, at magnanakaw ito, kailangan mong lagyan ng basihan ng facts. Saan ang galing yung information na yun? It's based on a court decision. It is based on what has been gathered by authorities, tried and tested facts. So, ang daming levels noon. So, hindi lang sinulat ng reporter,
pagkasulat ng reporter, ultimo yung mga nasa social media na dalawang sentences about the story, tinadadaanan yun sa napaka-strict na proseso to make sure na hindi lang typo ang hinahanap, kung hindi yung tama ba, accurate ba ang information na ni-release mo. Kasi minsan, ang nangyayari sa media, this is the reality, is you want to be first. You always want to be the first to report a story. But for me, I'd rather be last and be right. I don't want to be the first and get it wrong. You know why? Sorry, Armie, sorry. Go ahead. No, in fact, diba, that's one of the taglines of ANC, diba? We check the facts first, no? But rather than right. be first. Yes. And ako, meron akong very personal experience niya, no? Nung namatay si President Pinoy, mm-hmm. I got a message from the family very early. So, minessage ko si Linda and si Jing. Sabi ko, pumasok na ba ito sa atin? Sabi nila, hindi pa. But sabi ko, okay, this is verified, no? This is from the family. But apparently, the protocol of ANC, of ABS News, is that unless they get an official right. communication from the family, they cannot announce it, no? Correct. Diba nga sabi natin, diba, para sa mga kabataan, baka hindi na ito ginagamit ng kabataan, kuryente. Yes. Na kuryente, diba? Maraming ano. Yeah. Alam mo yung problema kasi dyan is, it is hard to earn trust. Yes. Correct. Trust is earned, right? Okay. It's not given. We'll get to that. Babalikan natin yan. Major topic. Babalikan natin. Gusto ko lang tanungin si Christian kasi nga, yung mga show ni Christian, talagang yung word na facts na andyan palagi, di ba? And Christian, how do you process that in doon sa palabas mo? Kasi ang ganda ng palabas mo, I catch it every day, no? And ang question ko doon is, kasi pag may sinabi yung guest mo, lagi mong kinoconfront ng facts eh. Paano may na-handle yon? Kasi pag may guest ka, hindi mo naman pwede sabihin sa guest mo, di ba, na ito lang ang pwede mong sabihin, hindi mo ito pwede sabihin, di ba? Otherwise, that's almost like censorship of your guest, no? Pero paano mo hinahandle yung prosesong yon? Ano? No. Salamat sa kind words, Father. Pero sa totoo lang, may mga episodes sa after, parang medyo frustrating kasi parang inisip mo, parang nakalusot siya rito sa part na to, no? Parang meron siyang mga sinabi na dapat na fact check right away. Pero kasi siguro produkto po dahil medyo may edad na rin tayo sa industriya. So yung ibang mga, karamihan doon sa mga tinatakal po nating issues na naisulat ko na before na nasa Inquirer, tapos na-encounter na rin. So siguro, very important po yun sa mga journalists. Eh. Alam niya ni Manolo yung mayroon kang stock knowledge of issues. Especially dati kasi inabutan ko sa industriya yung transition from manual to digital. Inabutan ko yung fax machine eh. Nagpapadala ka ng story by fax machine, tapos meron kang dito yung copy mo, yung papel. Christian, for the sake of our viewers, yung mga bata, ano yan, FAX, hindi FACT, baka kala nila may facsimile. Facsimile po ibig sabihin na, no? So noong unang panahon sa mga press offices, pag doon ka naka-deploy, na-type ka ng article mo sa typewriter, tapos ipapasok mo siya sa ano, sa fax machine. Tapos meron siyang tawag doon. Nakalimutan ko na kasi matagal na po yun. Yung pangalan, may code yan eh. So, yung byline mo doon mo nilalagay. So, nakita ko yung transition eh. So, yun nga. So, nung panahon na yun, wala pa namang Google eh. So, talagang kailangan pag reporter ka, na-encounter mo isang issue, you read about it, you read documents, you spoke with people, mas importante na matalas yung memory mo eh. Para yung automatic background maalala mo. Ngayon, mas madali kasi very accessible yung information and sana mas hindi maging tamad yung retention natin sa memory natin. Yung kanina, maganda po yung sinasabi ni Miss Armie kasi yun po yung explanation objectivity sa journalism. Yung objectivity that pertains to the process in journalism. Yun yung closest that we could get to the scientific process or scientific method. Diba sa science, to prove a theory, dapat ma-replicate mo yung experiment or scientific process within the scientific community. Sa journalism, yung proseso ba na sinunod ni journalist Father Tito Caluag, pag sinunod namin, we may not lead to the same conclusion, but we follow the same process. Ibig sabihin, we spoke with different sources. Yung binabanggit kanina ni Ms. Armie, yung two-source rule, siguro dun sa mga gusto mas mag-research ng konti sa journalism. That was at play dun sa Washington Post, dun sa All the President's Men, the best story is a Watergate scandal. So dapat meron ka at least two sources. And we also try to minimize yung paggamit ng mga
anonymous sources kasi nga madaling makapagpakalat ng peking impormasyon using that. Yun po. No. Ako naman, Christian and Armie, I mean, what interests me here is, okay, pinag-usapan na natin ang metodolohiya, tapos pinag-usapan natin ang pagkatao ng mga periodista. But ang parang over everything, kapangyarihan. I mean, so for example, if I'm talking to Armie, dahil may kapangyarihan ang audience, dahil ang audience ang hinahabol ng lahat, ang dating mga announcer on TV na formal and sober, ngayon ang expectation para makuha ang attention ng tao dahil madali itong mawala, kailangan may nagpapatawa sila o relaxed o papasok ng opinion at kaya nagiging blurred yung yes. pagkakaiba. On the other hand, dahil nandun na nga ang kapangyarihan and by its nature, ang media confrontational sa lahat ng may kapangyarihan dahil because they have guns, goons, and gold at ang meron lang ang periodista, pluma, that leads to the confusion on the part of the audience again na bakit ba agresibo ang media? Bakit ba parang minsan medyo bastos sila? Bakit nila sinisiraan ng bansa? And things like that come up, hindi ba? So the question is, dahil may kapangyarihan din ang mga may-ari ng media, may kapangyarihan ang mga nag-advertise sa media, may kapangyarihan ang mga nagbabasa sa media, hindi lang yung audience, but senador, congressman, president, general. At dahil may kapangyarihan na ang mga online companies through their algorithms, nagiging tribo na tayo at hindi komunidad. How are we supposed to navigate this? How does this become relevant for an election where confusing na nga tapos kami pa ang tagabasa, tagapanood, tagapakinig ang maghihimay ng dapat natin paliwalaan o hindi? Parang ang laki naman ng burden na nilalagay nyo sa ordinaryong tao. It's complicated, sabi nga nila. It is complicated because minsan tao lang rin ang periodista. Kaya yon meron rin talagang checks and balances. A journalist, a reporter is not on their own going about their day-to-day. Kaya siya may producer. Kaya merong mga supervisors. Kaya merong mga managers sa organization na mas may experience, na may that you can keep a distance from the issue and guide the journalists. That's one of the most important aspects of my job. When I was the president of CNN Philippines, parang kasi kailangan merong conscience eh, yung kausap mo dahil nagiging masyadong malapit ang issue sa'yo. Kaya parang it's always teamwork dahil tao lang. Tapos minsan, yun nga, passionate ang journalists kasi kailangan silang magtanong ng tamang tanong. At ang tanong ay dapat based on facts din. For me, that is why there is that strong teamwork that you have to have a strong moral fiber. That is why you also need to have experience in reporting the news because you cannot be overcome just by emotions. Because like I said, trust needs to be there constantly. You lose that trust, you're toast. You're done. Kaya lagi talagang iniingatan. Ang sa akin rin naman is one of the most important things because ang audience natin, they vary. May mga katulad ninyong nagbabasa talaga extensively. Yung mga anak natin na mas bata, hindi nila naiintindihan ang importance ng news as much as we do. Hindi rin sila nagbabasa ng mahaba. Maraming tao, bago pa matapos ang article, bago pa matapos ang isang report na pinapanood nila, nagtitweet na sila at kinikriticize nila na hindi na balanse ang report. Minsan gusto mong sabihin, busahin mo kayo yung buong article, kuya, bago ka magalit. Understanding this lack of patience and the different mindsets of people when they consume information, this is why those one-liners on Twitter, the headlines of a news report, they really need to be well thought out. Because you are judged long before people read the entire story.
This is why you have stories on Twitter, you have stories on Instagram. That is why anchors have a different way of delivering the news when they are doing social media, a social media show. That's why formats of programs vary, so that sometimes the same news report is delivered in different platforms, in different styles, so that people will understand the story based on their personalities, their habits, at kung paano nila kino-consume ang information. So like you said, minsan talaga kailangan conversational. Kailangan bang magpatawa? Ako naman, depende na yon sa personality ng presenter. Pero syempre, because it needs to come with authority, kailangan din ang pagpe-present ng facts ay hindi pwedeng nagpapatawa naman parate. Kung may nakakatawa, it's a normal reaction, okay ako dyan. Pero dahil serious ang pinag-uusapan, kailangan seryoso din ang approach. Pero sa social media nga, or ngayon kahit sa TV, ang ini-encourage natin ang mga reporters to be conversational. It can be formal and yet conversational para natatanggap ng tao yung information in a way na kailangan nilang maintindihan ang issue. Yun lang naman ang sa akin. Christian, your turn. Siguro that's a good... Sige, Christian, go ahead. I have a question just in case hindi mo matumbok yung question ko. Go ahead. Okay lang, Father. Gusto itanong na rin para... yung ano ko is... Ikaw, kasi di ba, you work on different platforms. Ano? Nasabi nga ni Armie na ibabagay mo yung pagpapahayag mo according to the of the platform. So how do you do that? How do you... Sa akin, Father, honestly, nag-a-adjust pa ako eh. Kasi galing ako ron sa yung school of thought na dapat very formal yung journalism. Diba? Pag galing ka sa print, iba yung language mo sa newspaper, iba naman yung language mo pag nagsulat ka ng script. Diba? So even until now, I'm trying to adjust my language. Kasi yung iba yung sulat na pang TV para meant to be read and to be heard. Iba naman yung sulat na meant purely to be read, 'di ba? You appeal to all five senses. So ako naging liberating yung feeling when I started the podcast kasi mas conversational, mas lumalabas yung different facets of your personality. And I realized when I shifted to Filipino, mas naging engaged yung audience for better or for worse, no? Mas dumaming bashers kaysa ron sa mga supporters. Pero that's par for the course. Yung gusto ko lang dagdagan din po yung sinabi niya kanina tungkol dun sa kasi maganda rin yung tanong ni Manolo, diba, yung parang power play. Totoo yan kasi you're dealing with different sectors in society. Lahat yan may kanya-kanya kapangyarihan. And to me, of course, on paper, ang pinaka-powerful dyan yung government. Supposedly, structurally, siya yung that brings everything together. Although that doesn't always happen. Pero sa akin kasi, sa tingin ko dapat ipaalala sa mga tao ngayon, ito very frustrating to me. Bakit nakakalimutan yung basic question na bakit importante yung media in a democracy? Parang kasi inisip nila, we get our information from TikTok. Mas effective pa nga kasi conversational, di ba? Napaka-engaging. Bakit pa namin kailangan manood ng newscast or makinig sa isang journalist? Kanina yung isang reason binanggit po namin. Dahil bago kami maglabas ng isang information, dumadaan siya sa isang proseso. Yun yung objective process, vetting or verification process. So pag may nakita kayong usok sa isang condo, let's say 30th floor, hindi mo agad ititweet na, may sunog dito guys. Oh. Tapos papakita mo yung mukha mo, di ba? So una mong tatanungin, bakit may usok? This really happened to me sa may Greenbelt area. Sabi ko, daming tao, may umuusok. Tapos sabi ko, ba't parang kalmado yung mga tao? Parang wala nagpapanik. Ordinarily, kung kung cloud chaser ka sa Twitter, tweet mo na, guys, may sunog sa Greenbelt, di ba? Then marami kang engagement. Pero kung journalist ka, basic question mo, may usok, pero sa baba, wala nagpapanik, very orderly. So una mong tatanungin, bakit po may usok, pero wala nagpapanik? Ah, yung pala, fire drill. Mm-hmm. So imagine if you are not properly trained to handle such a very basic situation. Nakakatakot. No, lakihan natin ngayon sa konteksto ng kampanya. Ang dami-daming mga lumalabas sa balita, di ba? Ang nakakatakot po ngayon, ako, ito yung pagtingin ko dyan, di ba? Sinimula natin yung pagtingin sa issues ng mga Marcos, for example, from historical revisionism, sabi nila, ang mas tamang term, distortion. Ngayon na nakikita natin, denialism eh. Parang wala na kaming pakailam sa facts, di ba? Outright denialism yung nakikita natin. So anong gagawin natin as a news organization, as a journalist at this time? Mas mahirap yung trabaho natin ngayon. Kasi sabi nila before, in a very chaotic atmosphere of too much information, ang role ng media is to provide sense.
yung sense making within this entire ecosystem of so many information. Pero sa ngayon, mas mahirap po yan, di ba? So kaya ngayon nakikita niyo nag-a-adjust yung mga journalists, nagpupunta sa TikTok miski ayaw, di ba? Iba napipilitang sumayaw kasi ang basic principle, you have to go where the people are. Right. Kung saan silang platforma nandun, dapat puntahan natin. Kasi i-yield ba natin yung platform na yun dun sa isang influencer na alam mong bayad ng politiko? Di ba? Eh, ikaw dapat yung nagbibigay ng ganung information eh. Parang we are not supposed to lose by default. Okay. Yeah. Saka nakakalimutan ng tao, aside from yung internal mechanisms nyo to vet the truth, meron din tinatawag na libel or slander na ito ang isang malaking bagay na para mag-check sa kapangyarihan ng media, no? Sa experience niyo Christian, Armie, how does the constant threat of libel come into play when you're delivering the news? That's why there is an extensive fact-checking process, you know. It's not like somebody writes a script and tapos ando na siya, nasa ere na siya, na-post na siya. Kaya talagang dumadaan yun sa iba't ibang levels ng fact-checking. At ang nag-check ay isang taong senior sa'yo. At kung hindi sila sigurado, merong editorial board na pwedeng mag-double-check, triple-check ng lahat ng nangyayari. Kaya nga, di ba, marami kasing minsan ang mga, ako na-experience ko to, may mga taong lumalapit sa akin even when I was overseas and at CNN Philippines. Gusto na nilang maging reporter kaagad. Gusto na nilang sila na ang nasa TV kaagad at mag-report ng balita. Ang sinasabi ko sa kanila, it comes with such a huge responsibility. Ang hirap bawiin pag nagkamali ka. Demanda ang abot mo, like you said, libel. So it comes with training, understanding what the consequences are, and at the end of the day, you know, to provide truthful information that the public can use. It is information that they can use and can impact their lives. So ang laking responsibility nun. Hindi talaga siya ganun kadali. So mas mahirap siya more than it comes across to many people. Para ay nasa TV lang, ang dali lang naman noon, 'di ba? Nakaupo ka lang doon. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Ano, mabigat siyang trabaho. May follow up lang ko kay Christian dito sa topic na 'to, no. Christian, how do you deal with it, 'di ba? Kasi ikaw, 'di ba, you really try and really ano, yung sense making. Pero paano yung mga tao na, yun nga, denialism, sabi mo, and yung iba na mas naniniwala sa kung anong lumabas sa Facebook or TikTok. So how do you handle it personally as a journalist, diba? And as a journalist who, sabi mo nga, old school, and yet these are the core values of journalism, you know? The core values do not change, diba? So how do you handle it personally? I'm sure sabi mo nga, bashers, diba? But how do you handle that? So, yung ganun. Common lang naman yun. Minsan tinatawanan ko lang po. Tapos minsan, minsan pinapatulang ko social media pero nang-aasar lang ako. Diba? For example, i-correct mo yung bias media na yun. Diba? Parang pang-asar lang talaga siya. Pero syempre, there are times na pag binasa mo yung mga message sa Facebook, yung talagang private message, talaga nakakasira ng araw. Pero I realize, ano yun eh, these people really have to earn a living also. Kasi nga, election, diba? Kailangan kumita ng troll armies, ng line troll networks. So yun nga, yung sa libel, nakakaano yan eh. It's a worry for a lot of journalists. Pero on the other hand, marami rin talaga mga libelous statements na lumalabas sa media, especially coming from the paid hacks, no? Maraming ganyan, no? So, pero hindi natin sinasabi na dapat ginagamit din yung libel to actually control media. Kasi ano rin yun eh, mahirap na ginagawa mo yung trabaho mo tapos lagi may constant threat na ganun. Siguro to deal with that, gusto ko lang idagdag dun sa ano, napaka-importante ni pinapalawanag ni Ms. Armie yung proseso ng ano, ng verification of vetting, no? Dadagdag ko dyan, for example, a very basic perspective. Pag journalist ka, bago ka maglabas ng kahit ano, you have to make sure that can be defended. Right. So, sa mga journalism literature ang term nila dyan, yung ano, objectively verifiable statements. Kunwari, si Joseph Estrada, pag tinawag mo siyang convicted plunderer, magagalit siya. Based on experience, nagagalit siya, di ba? Pero, kaya mo ba siyang i-defend? Yes, because he was convicted in, if I'm not mistaken, 2006, di ba? Tapos, about 3 months later, he was pardoned promptly by Gloria Arroyo. So, tama bang tawagan siyang convicted plunderer?
dapat nga plunderer lang, di ba, ordinarily. Pero kasi napakabait natin sa media, let's not call him just a plunderer. We call him a convicted plunderer para hindi lang siya label. So even yung mga labels na ganyan, dumadaan po sa proseso yan to make sure that that can be objectively verified. Pero pag sinabi mo, kunwari, kunwari lang, sinabi mo si Bongbong Marcos is corrupt, I don't think that is proper to say that he is corrupt. You have to say the facts na meron silang ganitong issues, di ba? Kasi may judgment na agad yun. Yes. Christian, sa, na-mention kanina na father, nagtuturo ko sa journalism school ngayon. Marami pa rin bang interesado na mga bata, the ones to be a journalist, or parang halos lahat na ngayon gusto maging influencer eh? Actually, mas tumaas yung enrollment, nagulat ako. Kaya nga, sinasabi ko, ba't ba ang hilig nyo? Ba't ba gusto nyo mag-journalism? Kasi so, dati, ang journalism, ano lang yan, sa UST, one class lang yan per year level. I don't know sa letra, no, yung kina Manolo. Pero dumami over the years. Siguro na-inspired din nung ano, nakaramdam sila ng civic duty nila. Siguro nakikita yung ano. Pero we remind them na baka nakikita niya yung glamour, di ba? Yung automatically paglabas nyo, makikita niya may byline, di ba? May magkakaroon kayo ng clout. Well, dapat hindi nawawala yung sense of purpose. Kasi nga, hindi siya ganun kadali pag inisip niya, di ba? Hindi lang siya as simple as reporting something that you saw. Siguro, dadagdag ko lang doon bago ko magtapon ng tanong ulit. Ano? Alam mo kasi sa public schools, kasi di ba I work with public schools, eh. Ang big thing ng journalism contest nila ng DepEd, big thing and very, sa mga bata, ano yun eh, para kang nanalo ng Pulitzer Prize Award, di ba? Pag naging nanalo ka doon sa journalism ano ng DepEd. That's why I guess, Christian, that explains the high enrollment. Because even on the level of the basic ed, ang laki ng ano, talagang proud sila. And the schools, ha? Yung schools mismo, proud pag nanalo yung estudyante nila, no? Siguro yung but Father, that's very important because yun ang parang anino ng kahalagaan ng sibika nung araw. Dahil doon mo pa nakikita yung pananaw na talagang bahagi ito ng pagbuo ng kompletong Pilipino. Ang pagbabasa, pakikinig, panonood ng balita, at tapos paggamit nito sa pagtatalakay sa mga issue. In that sense, sobrang mahalaga yung ginagawa pa rin sa mga, I mean, they call them the press conference every year nung DepEd. But in a sense, kahit sa mga private schools, nawala na yun eh. So in a sense, ang public school pa lang ang nagpapatuloy nito eh. I just wanted to give credit where credit is due kasi talagang mahalaga ito. One of the good programs of the DepEd, ano. Siguro ngayon, gusto ko lang itanong, pero lang kung may mga iba pang tanong, oh. Ano yung future ng journalism and in these critical elections kasi napakahalaga this particular presidential elections. Ano yung contribution ng media and ano yung sa tingin niyo ano yung future ng media, no? Ako nakikita ko it becomes harder and harder, right? Because sinabi ni Christian kanina, ang dami rin namang kasing hurdles ngayon, ang dami rin namang mga nagpo-propagate ng fake news. It's a business. It's out there and the challenge is that truth prevails. The challenge is that the media we need to continue to earn the trust of the people. Kaya nga dapat hindi nababahiran ang reputasyon ng isang periodista dahil aside from the facts that need to be presented, there are fake information that's overwhelming the public via social media. And we love social media. Pagdating sa Pilipinas lalo, di ba tayong pinaka-social, pagdating sa social media, nangunguna ang mga Pinoy. So mahirap talaga siya. For me, and it's nice to hear that maraming mga estudyanteng gustong maging journalist. And I think even if they don't become journalists per se, it's understanding and appreciating the role they themselves can be influencers within their groups, within their families, na ano ba yung kailangan gawin? Ano ba yung importansya na alam mo yung source ng information na pinanggalingan nung ikwinento mo? Para sa akin kasi ngayon is, sa pamilya lang natin, you know, papadalan ka ng news ng ako, ng nanay ko, ng tatay ko sa Viber. And then I'll say, Mom, Dad, huwag niyong i-share yan ha, kasi yung source ay questionable.
And then when the fake info comes from a respected individual, yung pinagdalahan mo ng info, yung kung saan ka nag-send, syempre they will consider the source dahil ikaw ay isang respected kapitbahay, doktor, respected neighbor, i-share din nila based on the fact na nanggaling sa iyo yon. So para sa ating lahat, ako yung parang we can help with false information by checking the source first. Madami naman tayong mga reputable news organizations dito sa ating bansa na bago i-share, alam mo yung tulong-tulong eh, I think it's a team effort from society alongside the media practitioners. It's going to be harder because of what's taking place on social media. And like I said, there's a business out, it's a business that propagates, you know, fake news. Ako, I'm often, you know, when I was still with CNN Philippines, it inspires me to do an even better job knowing that I'm up against a huge challenge out there. It inspires me to make sure that information is accurate, fair, and balanced. To make sure that the public knows where to turn to when it comes to information they can trust. And marami namang information na natatrust ang mga Pilipino pagdating sa Pilipinas dahil committed naman ang marami sa ating mga journalists dito. Thank you. I hope that made sense. Yeah, Christian? Perfect sense. Oh, totoo po, alarming yan. Yan ang pinag-aaralan ng mga scholars ngayon. Eh. Diba before noong 2016, meron silang tinatawag na Architects of Network Disinformation, yung kina Jonathan Ong tsaka kina Jace Cabanes. Ngayon ang tinututukan ng mga scholars yung private chat groups. Totoo yung amplification ng fake information using the credibility of those sharing it. Nakakatakot po yan. Kunwari, napunta yung information sa isang doktor, sa isang judge na nirerespeto sa community. Yung peke na yun, nakakalimutan na kasi nagkakaroon na siya ng, nabibihisa na siya ng credibility. Kaya nakakatakot po. Dun sa ano bang future ng journalism sa Pilipinas, I hope it's bright, no? Pero I suppose given the atmosphere na meron tayo ngayon, it would be even more difficult. Kasi right, as we saw over the past several years, yung atake coming from different sources, no? May atake mula sa gobyerno, may atake from line troll networks, may atake from the manipulated audience or audiences, di ba? Minsan nakakatakot din yung media education campaign kasi minsan nakakatakot, di ba? Nagkakaroon ng karinderya approach. Nadinig nila yung term na objectivity. Ah, magagamit ko to atake journalists. Ikaw hindi ka objective, di ba? Pero in truth, they misappreciated what the concept was all about. So ngayon, ang dami nating kalaban, di ba? So how are we supposed to exist? Over the past few years, nakita natin na the government can get away with a lot of things, di ba? Of course, after Marcos, pinasara ABS-CBN, nabuksan at nahirapan, di ba, sa pagbabalik nung ABS-CBN sa mga Lopez after martial law. Eh ngayon, di ba, ipinakita ni Duterte na kaya pala. Kaya palang isara in this day and age, ang isang napakalaking network sa Pilipinas at kahit maraming nagalit, kaya pala, di ba? That goes to show how powerful the government is, di ba? Yung mga sycophants ng presidente, they can actually do a lot of things. Ngayon, nakakatakot yung susunod na pangulo, whoever he or she is, di ba? Nagkaroon siya ng idea. Kaya naman palang mag-exist ng walang ABS-CBN. Kaya naman palang ipasara, di ba? So at the very least, pwede mong pahirapan para bumalik uli sa free TV, di ba? Saka sa free radio. So maraming napatunayan yung kasalukuyang administrasyon doon sa mga pwede mong gawin para kitilin or sikilin ang malayang pamamahayag, and you can get away with it. We're not even talking about the plight of our community journalists. Kasi ngayon, nakakatakot ang focus ng international community doon sa NCR Metro Manila-based journalists. Pero to be honest, pag nakipag-usap pa kayo doon sa mga ibang kasama natin sa community media, yung threat sa kanila real eh. Nakakatakot. Yeah. Kasi magsulat ka against the mayor, the governor. Yeah. Huwag natin isama yung mga corrupt members din naman kahit saan, di ba? Pero yung talaga matitinong journalist, pag nagsulat yung threat sa kanya, pwedeng batuhin ng granada yung bahay niya eh. Sa Metro Manila, may focus sa atin, di ba? Kumbaga, mas nasisinaga ng araw. So marami pong I wish I could say that the prospects are brighter. But I can only say with guarded optimism,
I hope the prospects for Philippine journalism would be brighter in the coming years. Right. It's challenging, right? More challenging than ever, harder than ever before. So, tama. Sana naman tuloy-tuloy rin, alam mo yun, despite the challenges. Yeah, and on that note, if I may add, yung hope natin, sabi mo nga, Christian, ang daming nag-enroll sa journalism ngayon, ano? Sana lang nga ay maturuan natin ng tama, di ba? And I hope that maturuan lang natin hindi ng skills, ng kagalingan, kundi yung commitment, right, yung halagahan ng media. So again, maraming salamat, Armie. Maraming salamat, Christian. And we hope to have you back after the elections, ano, para siguro ma-analyze natin. Parang kulang yung oras natin, Father. Oo nga eh. So sana mabalik natin sila to analyze how media played out its role after the elections. Analyze natin yung role nila during the election. So again, maraming salamat, Armie. Maraming salamat, Christian. At ngayon naman, syempre, papakinggan natin ang ating si Dr. Pagninilay-nilay, si Dr. Leloy Claudio. Sige po, Father. Magnilay na tayo. Tatlo ang tanong ko ngayong linggong ito. Una, ano ang proseso ng pangangalap at bakit natin dapat matutunan ito? Pangalawa, ano ba ang tungkulin ng media sa demokrasya? At pangatlo, so objective pa rin ba ang journalist? Yung unang tanong, ano ang proseso ng pangangalap at bakit natin dapat matutunan ito? Sabi ng ating guest si Armie, dapat alamin ng journalist kung saan galing ang balita. Yun ang very principle ng pangangalap nila. Dumidiretso sila dun sa pinagmumulan mismo ng balita. At dahil dito, mas madali natin silang pagkatiwalaan kaysa sa say, isang social media analyst or TikTok analyst, gaya na nabanggit ni Father Tito, na kadalasan ay kumukuha lang naman ng PR points galing sa mga kampanya or galing sa mga architect ng disinformation. Isa pa ang bagay na ginagawa ng media, yung two-source rule na nabanggit ng ating mga guests. Ginagawa ba yan ng social media? Hindi siguro. At yung pinaka-importante sa mga, sabi nga ni Carlo, internal codes ng media ay yung nabanggit ni Christian. Lahat ng dapat mong sabihin ay dapat pwede mong i-defend. In other words, hindi ka dapat sinungaling. At sabi ni Manolo, dapat nating matutunan yung mga proseso na ito dahil in a way, yung process of civics turns us all into journalists dahil lahat tayo may opinion, lahat tayo may ipagdiskurso. At sabi nga ni Armie, ngayon lahat tayo influencer, so dapat lahat tayo maingat, lahat tayo pwede mag-share, lahat tayo nagbro-broadcast, lahat tayo nagpa-publish. So dapat yung ingat na meron yung mga journalists, meron din tayo nun. Of course, kahit may internal ethics ang journalists, hindi naman natin sinasabing perpekto sila. Yung mga anti-mainstream media, yes, it's true, meron naman mga corrupt na journalists, pero by and large, compared to say, yung mga trolls sa social media, mas pwede mo naman pagkatiwalaan ang mga reporter at mga periodista kaysa sa mga troll. Kaya may problema ang mainstream media, pero sa tingin ko, mas malaki pa rin ang problema ng mga trolls sa social media. Pangalawang tanong, ano ba ang tungkulin ng media sa demokrasya? Sabi ni Armie, napakasimple. Kailangan mangalap ng impormasyon para makapagpasya ang mga tao at sumang-ayon si Christian dito. Pero yung naging tanong nila, interesante ito, is paano mangalap ng impormasyon ngayon given na pinagwawatak-watak tayo ng social media at niloloko pa tayo ng mga tao dito at ng mga ibang politiko at also ng mga makakapangyarihan. So sabi ni Christian, sa kontekstong ito, kailangan i-expose yung mga panlilinlang. Hindi pwedeng maging naive. So, gathering facts, yes. Pero sa ganyang proseso, in the process of gathering facts, dapat na sinisingil mo rin yung mga sinungaling. Ito yung tinatawag nating accountability. At yung desire ng media for accountability for our best journalists, hindi ito trabaho, sabi ni Armie. Isa itong pagtataya. Isa itong commitment. So, I think yung issue talaga na pag-usapan nila dito is yung issue of commitment, yung issue ng pagtataya. Kaakibat dito yung issue talaga ng objectivity. Kasi kung may commitment ang journalist, kung may paniniwala ang journalist, kaya ba talaga nilang maging objective? So yung last and most important question is, so objective pa rin ba ang mga journalists? And I want to introduce an opinion here that perhaps our guests may disagree with or sa tingin ko marami sa mga viewers natin ay magdi-disagree. Sa akin, hindi dapat maging objective ang mga journalists. Akin lang to, pero sinasabi ko to para pwede tayo magkaroon ng diskusyon.
Sabi ng communications professor from Stanford na si Professor Ted Glaser, journalists need to be overt and candid advocates for social justice, and it is hard to do that under the constraints of objectivity. In other words, sinasabi ni Professor Glaser, mas importante ang hustisya kaysa sa pagiging objective. Mas importante na sinisingil natin yung mga taong hindi nagbibigay ng hustisya sa lipunan kaysa sa maging objective tayo. Sabi rin ng New Yorker journalist na si Masha Gessen na kinocover yung war sa Ukraine, more than objectivity, ang kailangan daw ay moral clarity. Para sa akin sa Tagalog, ang translation ko dito is kalinawan ng prinsipyo. Mas importante ito, yung kalinawan ng prinsipyo, kaysa sa journalism na pinapakinggan ng lahat o yung tinatawag nating both sides journalism or yung he said, she said journalism. Kasi sa akin, imposible naman na pakinggan ng lahat. Ang dami-daming tao sa mundo. So gayong hindi mo pwedeng pakinggan ng lahat. Sa akin, mas importante na sabihin mo na lang kung saan ka nanggagaling. Hindi yung objective, but in a way, it is honest because if you say where you're coming from, ito yung bias ko, you're leveling with people, you're being honest with them. Sa tingin ko lang ito, ha? Pero sa tingin ko talaga, lahat ng tao may pinanggagalingan at dapat aminin na lang natin kung saan tayo, kung saan ano ang ating pinanggagalingan. Now, I think possibly disagree sa akin ang maraming Filipino journalists at maraming Pilipino at that. But whether or not you agree with me on the issue of dapat bang may pagkiling ang journalist o hindi, sa tingin ko, there is one thing that we cannot disagree on at ito yung hindi tayo dapat magsinungaling. Sinusubukan mo mang maging objective o sinusubukan mo maging clear morally, dapat hindi ka nagsisinungaling. Kunwari, may opinion ako, bias ako. Pero lahat ng opinion ko dapat is based on to my best capacity, facts. Hindi dapat ako nagsisinungaling. So meron akong opinion, hindi ako objective, pero hindi ako nagsisinungaling. At the end of the day, sa tingin ko napaka-simpleng observation ito. Yung commitment natin to truth, regardless of how we interpret that. In this day and age, ang dami-dami nagsisinungaling, napaka-radical na sabihin, again and again, bawal ang sinungaling sa politika. Maraming salamat po. Maraming salamat, Leloy. And sabi ko na sa inyo, dapat 2 episodes tayo. Di ba? Pero babalikan natin yan. Matapos sa eleksyon, sasama natin ulit si Christian at si Armie. Maraming salamat. I wish we had more time, but ating time is up. But thank you very much. And I hope that has been a very helpful episode sa mga, lalo na sa mga kabataan, ano? Napakahalaga ng napag-usapan natin. At siguro nga, sa katapusan, mahalagang mapag-isipan, mapagnilayan, at gumawa kayo ng desisyon. At siguro, sabi nga ni Leloy, at the end of the day, ano ba yung core values na pinanggagalingan natin? Yun yung mahalaga dun sa lahat. So, again, maraming salamat, Manolo, Leloy, and Carlo. Salamat ulit kay Armie at kay Christian. And sabi nga ni, ano ba yan? Sino ba yun? Si Schwarzenegger will be back. So maraming salamat and see you in our next episode, and we hope you this is something that you will watch over and over again and discuss among yourselves, lalo na sa ating kabataan. So this is Father Tito Caluag for Proyekto Pilipino.